Wala, di ka man sumasagot. Eh, paano yung kung pumunta pala siya, di ka sumasagot? Ay, okay lang po. Kasi si Arnold na, ano na ako. Wala, sabi si Arnold, wala. Pagkano ni Arnold, sabi na po sabi si Arnold eh. Wala, sagot. Sabi ko, paano yan, maliligaw ka, di ba? Sabi ko, number ko na, kung tumawag ko, kung pumunta ko, tapos tumawag, palagay ko. O, ha? Text lang ano? Oo. Nag-text lang siya. Hindi ba durog man talaga? O, pwede mo gawin mo. Dumating ko kasi yung bayaw ko. Ayon si. Si Arnold, umaga po ka sa bahay na yun. Ayon? Oo. Pinahinan ko pa muna yung speaker ko eh. Nahinan ko para sabi mo, sigurado na walang kakalas. Medyo panmalakasan tayo ngayon eh. Oo. Oh. Ah, morning. Ayun. Kaya sabi ko sa kanya, balika alas 12. Simula na natin. Kamira na kagad. Ayun na. Dapat tingnan mo anak na din. Ano ba? Lima lang po na iinom. Ano mo lang? Lima lang. Pero ang mga babae nung makaluto si Commander ko, nag-ano mo, pinagbigyan muna namin sa loob ng bahay, nag-inom sila. Kaya wala namang gusto na uminom. Kasi si Mrs. hindi nga pwede po uminom dahil kagagalan lang sa sakit dahil sa yung, di ba, nawala ng pera. Na-stress. Nag-amog din ang pera yun kasi binigyan ko nung Miraculous nung makabali ako eh. Sabi ko, huwag ka nung ma-stress kasi naawa na ako eh. Nagkasakit na eh. Ang pera pala ang damot. Hindi po nakaisip niya eh. Mahigit po, nasa 2,000 po ang nawala eh. Nakira eh. Siyempre. Talagang masakit sa kaluban niya talaga na mawala. Mata yun. Kanila niya po yun. Yun o, yung kita ko yung mga nakaraan. Sabi ko eh, wala, ganun-ganun. Naawa naman ako, mag-miraculous na. Wala, nilalagnat. Wala kayo. Okay. Sige, nung bumali ako, sir, hindi ko talaga iniisip ko. Hindi ko pinapansin eh. Hindi na kalibigyan ng pira. Hindi mo pinapansin. Sa loob ko lang, hindi ko naman sa kanya sinasabi. Hindi mo pinapahalagahan yung pera na kahit papano ni naman. Bait nyo, mabait kayo, Mangnay, kasi kung ibabi yung nakaw. Oo, magwawala talaga. Oh. Pero alam niyo po, naawa ko, sabi ko sa isip ko, dalawang gabi, hindi kami magkatabi. Hindi ko talaga ito bibigyan ng pera na. Sabi ko, bigyan ko na lang ito pangkain namin. Pero nung Miraculous, nakita ko gano'n ang ano niya. Yung binali ko po, na 5,000, binigay ko ang 4,000 sa kanya. Sabi ko, ayan, mag-ano ka na kahit papano, mag-ano rin sa'yo. Maganda ka kahit kunti, sabi ko. Pero nung Sabado po, binigyan ko siya. Ayan, pandagdag mo, sabi ko. Ayun. Alaki ha? Yung tira na po sa akin. Yan, okay, Hebe. 10,000 na tira. Binigyan ko ng alaki. Bukod yun, hindi ko kinuha kay Mrs. yun. Sasabi ko na yun. Di bonggang-bongga, Mrs. Ano naman, mayroon naman kahit papano, mga kapitbahay, lahat pinapunta niya sa bahay, pinakain doon. Eh, panibasa, hindi naman siya pwede uminom dahil galing sa sakit. Nahiya naman siguro mga kapitbahay na magpag-inuman doon. Tapos, nandun na, may dalawa na akong kabisita na lalaki. Nahiya na rin yung mga babae. Oh, siyempre. Buti, may marunong may mga babae doon, Mangne. Yung kumari po ng misis ko, pag ano ganyan, nagtutuman sila, magluluto, ganyan. Ito, hindi po kasi yung misis ko, pag yung kapitbahay na gano'n, sabi, Ate Mads, pwede ba makapagtatulong magkaluto? O sige, kasi marunong po magluto misis ko eh. Oo, sa'yo magluto. Sa'yo? Yan eh. Ako di ako marunong magluto. Ito, hindi marunong magluto ito eh. Kailan sa'yo no? Ha ha ha! Ay, naging ano lang ni Kironian. Oo. Bato.
Hindi, wala. Hindi, tinanggal na rin ni Michael yun. Hindi, may sinabi mo. Ay, maliit. May stockroom na lang yun. Oh, stockroom. Stockroom na lang. Ano mabuhay? Ano yun? Ha? Ano yun? Sana. Inusap ko na lang yun. Oo. Basta laro ako dito. Oh.
Kaya sabi ko sinong format. Michael pala. Lagyan mo lang? Oo. Ayan, tapos na. Santan. Ayan, guys. Ayos na. Ayan. Baka bukas, magpipiktoryan. Ayan, guys. Tapos na siya. Sakto na si Dore. Sakto na si Dore. Kita ang siya ng bakong ano yung nagoy, may halo. O,
Tigdas, sinong tinigdas ta si Higgis? Si Higgis.